Welcome again. Opo, welcome po sa season 2. Season 2 ng webinar. Yan po. Salamat okay. po sa patuloy na pagsuporta. Salamat po sa mga laging umaattend, mga perfect attendance natin. Salamat po. Hindi ako dyan. Start na po. Start na tayo. Okay lang, okay lang. Naglolo din ang internet ko minsan eh. Okay, so do's and don'ts of e-learning. Ayan. Hati po kami ni Sir Paul sa session na to. Ako yung mag-share about the do's and si Sir Paul po ang bahala sa don'ts of e-learning. And again, yung session na to is recorded, so available po siya after the meeting dito lang din po sa ating schedule sa Teams. And available din po siya sa CILP YouTube channel, sa Facebook and Twitter. So don't forget to visit our YouTube channel. Paki-like na lang po and then click subscribe para marami tayong ka-connect. Okay. Sir Paul, ano mauna? Don'ts or do's? Don'ts muna, sir. Okay, go, sir. Kayo muna, sir. Teka lang, hindi pa nagre-reflect yung slide sa akin. Ito, sir, ipi-play ko. Oh, okay, sige. I-slideshow ko na. Start ko na. Hello, ayan. Teka. So may key lang po ito. Counting pointers for everyone. Okay na, sir. Yes, okay na po. Po next slide. Okay. Yan po. So first po sa don'ts. Yan po. Don't ignore the institutional memos and guidelines. So may mga ni-release po ang ating Vice Chancellor to guide us on how we will operate. Now, yung CILP po, may mga guidelines po kami with regards to utilization ng school book for blended classes, for fully online. Pero, masusupersede po yun nung mga memos ni BR because we are in a special situation. We are in a special scenario. Yan po. So, ito po ay ilan lamang po sa mga memo, sa mga guidelines po na inirelease ni Vicar. This can be found sa ating website. Yun po. Tapos regularly din po namin siyang pinopost sa mga social media accounts and even sa school book. Yun po. So, Sir Roland, pa next po ng slide, sir. Yan po. So, specific tips po. Ito po ah. Yung una, sa learning continuous plan, ito po ay self-reflection questions po. So, may plan A, B, and C kung nirelease doon. Plan the worst case scenario is plan C where this ECQ may be extended until special term, June or July. So, although wala pang specific guidelines doon, CILP po ay nag-operate based po doon sa plan C. So worst case scenario, kasi kung daily po yun at ang webinar natin at hanggang June or July,
medyo mabigat po, medyo mabigat sa production. Ang ano, marami po kasing ginagawa sa pre and post production ng webinars. So, yun po. So, if we want to do this longer, we limit the number of days namin para hindi bumaba yung quality. Yun po. Tapos for plan A, kasi under the plan A number 3, meron po dong mga catch-up measures. If magkaroon na po ng class ng May, what will be our catch-up measures? If plan B naman po, that means until hanggang May, ano po yung gagawin po natin na unlimited attempts yung mga assessment. Yun po. Tapos walang deadline. In short, ano siya, para siyang self-paced. Kung po aabot tayo sa plan B, para po hindi niyo na tanggalin lahat nung nandun sa, hindi niyo na i-edit isa-isa yung assessment, i-convert niyo na lang po yung class niyo dun sa admin, tapos nun sa basics, tapos nun i-edit niyo na lang po, imbis na instructor or blended po yung type ng class, gawin niyo na lang po self-paced. Automatic po yun na unlimited attempts tapos walang deadline. Ay, yung attempts pala hindi. Yung attempts, i-configure nyo isa-isa. Pero yung deadline, mawawala na po siya. So, para po madali din po sa lahat if plan B. And most likely, ewan ko sa mga naririnig na balita, baka daw may ugong-ugong na baka umabot pa siya ng May. Baka mag-extend pa ng 2 weeks. But we don't know. Ayan po. So, yan po ang una. Next po ay or pa, ano po? Pa, yan. So, ito po yung sa further liberalizing education for faculty. Again, selected lang po ito. Medyo madami kasi. So, ayan po. In the spirit of collaboration, have we taken into consideration yung mga co-faculty natin na walang internet? So, did we help them? Did we give them resources? Or minsan nagte-take over yung faculty na may internet, or minsan admin po ang nagte-take over para po learning will still continue. And also, meron po dong nakalagay na once mag-resume po yung klase and we don't know when, there will be a seminar type for major subjects. So, nung nag-meeting po kami sa department, isa po yun sa pagpaplanuhan sa susunod na meeting, yung kung ano yung mga seminar type na activity na refresher that we will give to our student. Kasi medyo issue din siya sa pagbumalik na yung klase, issue sa scheduling ng seminar, sa mga venue, tapos nun i-consider din natin yung social distancing, hindi natin sila pwedeng pagsamasamahin na yung buong batch isang seminar type. So, scheduling kung sino yung speaker. Siyempre, ang issue din doon, hindi na natin sila pababayarin. So, ang speaker ba natin, tayo-tayo lang din, or mag-i-invite tayo, how do we pay? So, marami pong mga issues doon sa seminar type na refresher activities. And of course, we know one of the biggest issues is yung graduating students natin. Although we want to be as impartial and as fair as possible, but we know din na kailangan din graduate ng mga estudyante, so hindi rin naman nila kasalanan na nagkaroon ng ganitong pandemic, and we don't want to sacrifice also yung madedelay yung kanilang graduation, but of course we also want to maintain quality. So ito yung dilemma, yung two ends ng spectrum. On one end, we want them to graduate, we want to be as human as possible, and in the other end, we want to maintain the quality. So, yun po yung creative challenge sa mga teachers on how we will bridge those two. And then, yung third point po, dun po sa don'ts natin, dun sa mga memos, ito po yung mga selected memos po ni Vicar. Sir, pa ano nga po, pa next slide, ay pa next. Ayan na po. Mabagal sa akin, hindi pa nagre-reflect. Ayan po. So, teka lang, hindi ko pa nakikita. Grabe ka bagal. Ang memos po natin, teka, mag-open ako ng presentation ko sa akin. Is yung pong mga previous assessments, i-reopen po. Please po, kasi may mga nare-receive kaming report na talagang kino-close. Ito po ay nung March 24,
sinend, we have to open the previous assessments. Tapos at least 5% po. And there are faculty, again, wala pong hold si CILP kasi hindi kami ang nagpapatupad ng mga directives. We are, paano ba to? We are an academic service unit. We serve. Pero in terms of policing, we don't have the power. But we are seeing faculty na one attempt lang, tapos nun, hindi sinusunod yung minimum 5 attempts, tapos dapat ang deadline until magre-resume ang class, yung iba same day ang deadline. So essentially, we are not following the memo by Bicar. So yun po. Tapos po, sa same date din po, March 24, 2.1.1, sabi daw doon, one lesson / assessment per week po yung ating content para hindi po sila ma-burden. Yun po. And then, nung March 17, all platforms po are allowed. Opo, hindi po required, hindi po pwersahan ang paggamit ng school book. Ang advantage lang po ng school book is namo-monitor po ni CILP. Madali for monitoring ng admin and CILP. Kasi if you're using other platforms, it would be very hard for the admin and CILP to monitor unless po mag-show po ng evidence si faculty. So yun po. Again po, hindi po pwersahan ang paggamit ng school book. Yun po. So yan po ang inang lamang sa mga don'ts po. Again, and don't number one is don't ignore the memos of the institutional memos and guidelines. Yun po. Okay. Tapos na po sa part one, Sister Roland. Okay. Yan. Thank you, sir. Yan. So first point sa do's. Ito naman ay ginagawa na natin. So first day ng semester natin, we try to know our learners. We ask them to introduce themselves. And then, why is this learning necessary? So, anong kailangan nilang gawin? So, sa umpisa po ito. Ngayon, ang concern kasi natin, ililipat natin yung classroom setting sa online setting. So, ganun din ang, ano natin, ang gagawin natin. Pagdating sa pag-develop ng online tools or yung online modules natin, isipin natin sino ba ang learners natin. Okay? And then, ano ang pwedeng gawin natin sa bawat type of learner? So, ito po yung mga do's na gagawin natin when it comes to knowing our learners. So, i-profile yung learners natin. So, siguro, ngayon, pwede nyo silang sabihan. So, as one activity siguro sa klase nyo, i-develop nila yung description nila sa school book. Isulat nila doon, describe who they are. So, pwede rin sabihin nila na ito yung course ko, ito yung hobbies ko, ito yung likes ko, etc. So, i-develop yung description sa school book. Pati na rin po yung sa atin. Pakilagay na lang din po yung description about us as the professor, and then paki-update yung pictures natin. Pangalawa, so ito yung basically question ng bawat learner. So, what's in it for me? Ayan. So, ang ilalagay po natin sa ating learning modules, siguro case scenarios or stories na kung saan makaka-relate yung student natin. Ngayon sa COVID situation, siguro use scenarios that is related to the COVID-19 situations. And then what? What must the learner be able to do after completing this topic? So yung why, dito yung learning objectives natin. Okay, nasa syllabus na rin naman yun, so that would be our guide. And then what, kung ano yung mga lesson materials na kailangan kong ilagay dito sa aking modules para ma-achieve ko yung learning outcomes or objectives na nilagay ko sa aking lesson. And then focus on what is important. And then where, anong platform? So like what Sir Paul said, all platforms are allowed to be used para makadeliver tayo ng ating distance learning mode. Isang paalala lang po, stay safe sa paggamit ng platform. So maging maingat po tayo sa paggamit ng platforms, especially yung free platforms. Okay, isipin po natin na involved po dito yung students natin. So kung personal use, walang problema yon.
Pero since involved po yung mga estudyante natin, yung mga data na ilalagay nila dun sa platform na gagamitin natin, so isipin pa natin yung safety and security nila. So again, since nasa schoolbook naman talaga gamit natin, kung tatanungin nyo ako saan ba ang safe platform, then it would be our schoolbook and our Office 365. And how? So think how you will structure and sequence the experience. Ayan, so kung ano ba ang, so planuhin natin ngayon yung learning module natin. Sa training natin sa level 1, level 2, pinakita na po doon kung anong structure ng ating module. So una-una, nandun yung learning objectives natin. So that would be the first section followed by the learning content. So it could be in the form of PowerPoint, PDF, videos, or web links. Then after that is the assessment. So yun po yung basic na dapat makita sa isang learning module. Okay? So the learning objectives, the lesson content, and the assessment. Yes. Thank you, sir. Ayan. So ito mga basics. Ah, next don't po. Ito po yung next don't. Let's not assume that all students have the same access to technology and internet. Maganda po niyan. Sana nung nagsimula po yung quarantine, yung nagsimula tayo ng online, we could talk to the students, ask them about their connection, is it okay for them to use schoolbook, or if not, what platform can we use? Yun po. And then, from there, tsaka pa lang dapat tayo magde-design ng content natin based dun sa technological capability nila. And then, of course, we should create activities that accounts for technical issues. Kaya nga po yung suggestion na one attempt lang, hindi ano po siya, it defeats the purpose ng online, kasi kahit naman po tayong faculty, nakaka-experience din ng internet connection. Eh kung tayong gumawa ng faculty na tayo pong nagawa, ay napuputol yung paggawa natin dahil minsan intermittent, di sa estudyante din natin, ganun. So, yun po. Pa-next slide po, sir. Bali po, may three scenarios po yung ating yung connection ng internet. So merong pong mga estudyante, category 1 is talagang may reliable internet, unlimited, yan po. Tapos meron po limited access, meron naman po pero hindi only, nakaka-connect paminsan-minsan, meron pero mabagal, may mga time na mabilis, ito po yung category 2. Yung last po, yung totally no internet and no technology. So ano pong gagawin natin kapag po, may ang tawag na, variety tayo ng mga estudyante na may iba't ibang capability. So para po dun sa mga merong internet at reliable, ay we can use dun po yung mga principle ng engaging content, quality videos, we can schedule synchronous lessons as often as possible. Yun po. Doon naman po sa may, this also applies for the teachers po ha. Para naman po doon sa may mga limited internet katulad ko po, actually kanina po nung nagte-test kami, nagsa-stop yung internet ko po eh. Pag may mga limited po, ito po yung issue. We have to reduce the file size. Nung lahat ng mga files natin na i-upload at yung ipapa-require sa mga estudyante. So ideally po, kung may video tayo na nagawa, mas maganda kung lagyan natin ng downloadable transcript yung video na in PDF format para nada-download ni estudyante. Kung hindi niya ma-view si video, ida-download niya na lang po. Even yung pictures po, yung file sizes na pinakamaliit po yung gawin natin. I-convert po natin yung mga images, files, formats. Yun po. Kung meron po kayong PowerPoint po, at in-upload nyo po sa schoolbook, gumawa po kayo ng isang version ng PDF na grayscale, tapos tanggalin nyo yung mga pictures kasi nakakataas din po ng PDF file size yung mga photos. Tanggalin nyo po, iwan nyo lang yung mga essential points. Yun po, para po ma-download ng madali ang
ng estudyante. Kung mapapansin nyo po, nung mga first 2 weeks po sa school book, ang dalawang concern po, ang isa po sa major concern is mabagal yung school book. Kaya po, ang ginawa namin sa CILP, tinanggal namin yung mga pictures. Yung mga doon sa carousel, di ba may mga pictures, medyo HD po kasi yung mga pictures doon. So, ang nangyari po ay bumili siya. Dati medyo naglo-load pa yun eh. So, tatanggalin natin yung mga pictures, yung mga nakakapagpabagal sa internet. Yun po. Para po ito sa category 2. Para doon sa 3, yung totally wala, dapat po, ito po, let's give them an assurance. Siguro mag-post tayo, i-email natin directly, kahit mabasa man nila o hindi. Mag-post tayo na hindi sila babagsak. Kasi ang worry nila, babagsak sila. O kaya, ang worry nila, pag bumalik na yung klase, tambak po yung work nila. So, let's assure them na may possibility, may way, at hindi sila ganun mahihirapan once everything return back to normal or pag nagkaroon na po ng klase. So, yun po. Ang challenge po sa atin, pag lahat po tayong teacher ay merong ganyang klaseng estudyante, yung tatlong yan, we have to consider the needs of everyone. So, yan po. Yung gagawa tayo ng mga learning plan for those na walang access, for those na may limited access, at para doon sa may access. So, medyo mas mahirap po. Kaya po, once a week lang po, yung nasa memo ni Vicar, na magpa-assessment tayo. Kasi times 3 yung, times 3, 3 versions agad siya for our students. Yun po. Lalo na kung nag-profile tayo nung start. Malalaman natin kung ilan. Ayun po. Yan po ang pangalawang don't. Sir Roland. Okay. Thank you po. Second, do. And follow the golden rules of e-learning design. So start strong and then set achievable objectives. Include exercises, assess learning, and have clear instructions. Lalo na sa assessments. So here are 5 points pagdating sa following the golden rule. Una-una plan. So sa mga sanay na sa blended classes, kaya namin hinihingi yung course calendar. So yun po yung planning for the whole SEM. So nandun na yung learning objectives, nandun yung teaching strategies ng face-to-face, pati online, and then nandun na rin yung assessments for face-to-face and online. This time, ang gagawin natin, since fully online na tayo, so yung ano ba yung learning strategies mo pagdating sa online and ano yung mga learning assessments mo pagdating din sa online. So set achievable, reasonable, and pandemic relevant tasks. So ulitin ko, yan, hindi po ako magsasawang paulit-ulit magsabi. Learning outcomes, learning objectives. Hindi po yun aksidente na nasa syllabus natin. So sana ngayon ito makikita na talaga ng estudyante and then they will be reminded time and again, ito yung hinahanap natin na outcome. Okay? And then set expectations. Pagdating sa lesson content, and sa mga nung venue namin yung mga modules ng faculty natin, ang nakikita namin pare-pareho mula umpisa hanggang dulo. Ano po ang laman? Puro PowerPoint lang. Yung iba naman puro PDF. Yung iba puro videos. So siguro gagawin natin, i-vary natin. Okay? So siguro etong lesson na to PowerPoint gagamitin ko, yung isa PDF naman or PowerPoint with video, PDF with video, with Kahoot. Pasok nyo rin yung Kahoot. Hindi naman kailangan na sa assessment ilagay si Kahoot. Pwede rin siya dito sa body. Okay? And basta ang mahalaga dito, hindi yung puro adobo na lang ulam. Diba? So, i-vary natin. So, may adobo, may barbecue, may gulay. Diba? Mas masaya kung ganun. And please don't forget to write instructions in your body. Hindi lang po sa assessment, pati po sa body. So if you have uploaded a PowerPoint presentation,
write something like a short introduction. Ano yung PowerPoint na to? Ano ang laman nito? Ano ang in-expect ko na mabasa dito? Yan. So wag niyo pong iwanan sa ere yung students, no, lalo na ngayon. So isipin natin na we are not there with them when they open the PowerPoint presentation. So paano natin magabayan ang estudyante natin? Through our short introductions, short pep talks kung para saan ba yung material na to. And then assessments. So with the learning objectives in mind, we will now create our assessments. Kaya lang naman tayo gumagawa ng assessments kasi we would like to know kung na-achieve natin yung ating learning outcomes. So laging ganon. Kaya nga pag nag-approve kami ni Sir Paul ng course calendar, napapansin namin yung assessment, bakit pare-pareho yung assessments from prelim to finals, parang kinopy-paste lang. Hindi po ganon. Okay, so do. Ano ang do? Tailor fit your assessments to your learning objectives and to the content that you have provided. And feedback. Nako, ito, alam nyo, malaking bagay po ang feedback. Ayan. So, kung binabasa po natin yung sagot ng ating mga students, kung meron po kayong gustong sabihin, hindi naman siguro sa lahat. Sa iilan lang. Pag nakita nyo na, uy, okay yung sinabi ng bata, pero kailangan niya i-improve dito sa parting to. So, since ang deadline ng ating or due date ng ating assessments ay until the end of this quarantine period, your feedback would help them improve their answers or improve their works. So, wag po natin silang iwanan sa ere na binigyan mo ng score na ganito. Minsan, nagtatanong yung student, bakit po ganun ang score ko? Ano po ang pwede kong gawin para ma-improve ang score ko? So, feedback, malaking bagay po yan. Oops! Yung message inbox nyo, binabasa nyo ba everyday? Baka naman may 100 na hindi pa nabasa dyan. So, pakibasa po. And hindi lang basa. Kung may tanong doon, pakisagutan na rin. So, ito na rin po yung ating online consultation. Ayan. Or kung wala mang tanong yung mga bata, sa feedback natin, sa announcements, doon sa news feed, pakibati sila. Oh, good morning po sa lahat. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. And then, yun lang. Okay? So, yun po yung mga do's na pwede natin gawin this time. Yun po. Ang next down po, ito na po yung last. Tatlo lang po yun. Don't apply a one-size-fits-all learning activities. So, it is not recommended in a face-to-face regular class and even so in online learning. Much more in online learning. So, yun pong pag-migrate natin ng classroom-based teaching into e-learning as is, as in no changes, whatsoever, is not recommended. Yun po. Mamaya po may mga suggestions po ako dyan. And then, of course, pag sinabi po nating outcomes-based education, yes po, meron po tayong set of outcomes na susundin, pero hindi ibig sabihin, isa lang po ang way para ma-achieve yung outcome na yun. Doon po tayo magkakaroon ng flexibility doon sa how we deliver that outcome. And then last po, ito po ay suggestion, highly suggested, and this is ito ang principle for online learning. Do not force a linear learning. Yun, ang linear learning po is yung parang ito munang lesson na to, bawal nilang makita yung next lesson unless hindi pa nila nakikita to, bawal nilang i-take yung next quiz unless hindi nila nakukuha to. Kasi po, pag pumunta po kayo sa mga online courses like mga Coursera, you can go through the courses anytime you want. Pag pumunta po kayo sa Microsoft Educator Community, you can take advanced first before the basic lessons. So, kasi it recognizes prior learning. Yun po. Unless po, meron pong exemptions dyan, meron po tayong yung hard prerequisite skills na talagang kailangan muna nito. Otherwise, magtatanong sila, bakit po, paano po gagawin tong lesson na to? Kasi nandun siya na-discuss sa previews. If the design of your e-class is that, yes, you can deliver it in a linear manner. Yun po. Sir, pa next slide po, sir.
Thank you. Ayun, asan na ba? Ayan po. So, ito po yung example sa mga mostly used nung nag-review po kami. Marami pong nagpapa-quiz. Hindi po, kaya po yung iba, ang ito po yung common na problem po. Kasi ang sa regular, sa classroom-based, one attempt lang po naman talaga. Kasi kapag multiple attempt mo, magkokopyahan. Yun yung worry natin, magkokopyahan, mamememorize nila yung sagot, mapaperfect nila yung quiz, hindi na siya true assessment, hindi na siya authentic assessment. Iba po kasi kapag kapag online. So, kaya po, please po, pag nagpa-quiz po kayo, i-multiple attempts ninyo, kung ang worry ninyo, baka isulat nila, screenshot nila, then make question bank. Mag-create po kayo ng question bank, tapos 5 attempts, para po each time magte-take sila, hindi po same questions. So, ang challenge po dito, dadamihan po natin yung questions natin sa question bank. The more questions we have, dun sa 5 attempts, the less likely na same question po ang matitake nila. So, nandun pa rin po yung learning. So, hindi pa rin natin na-compromise na kapag pa-objective type test pa rin po tayo. So, yun po. Yung iba po kasi kaya iwi na one attempt ay yun po. Kasi isang set lang ng questions. Kung 20 items man yun, 20 questions lang din yung na-prepare. So, yun po ang challenge. Mas mahirap po talaga sa teacher. Pag naman po Dropbox or any type of assessment that will require them to upload file or to send file, ang suggestion ko po is to give the student the freedom. Una po, halimbawa po, minsan po, ito hypothetical lang po, hindi po ako nagsasabi na ito talaga yung ginagawa ng ibang faculty. Hypothetical scenario, ni-require ni student na mag-submit yung estudyante in PowerPoint. Pero marami naman pong presentation type na pwede nilang gawin. Pwede silang mag-sway, pwede silang mag-prezi. Kung ang learning objective po natin ay hindi naman, yung sa learning outcome, hindi naman kasama yung expertise sa paggawa ng PowerPoint, baka pwede natin silang bigyan ng freedom kung ano pong format ang gusto nila. Kung gusto nyo po photo, bahala po sila kung anong i-edit nila kasi hindi naman natin sila tinitrain para gumaling sa pag-edit ng photo. Gusto lang natin ng evidence, even sa videos. Let's give them the freedom kung ano pong platform at kung anong process. Kasi ang importante, babalikan pa rin natin yung objectives. Kung ang objective na nila ay mapagaling sa ganitong skill, dun po tayo magpo-focus sa skill na yun. Huwag dun sa proseso kung paano nila gagawin yun. Kasi parang unfair sa students pag very limited lang at one-sided lang yung i-re-require natin na file format. Halimbawa, kailangan naka Word format lang. Gusto nila ibang gamitin nila. Hindi sila sanay. So, yun po. So, give them the freedom to choose yung kanilang preferred technology. Yun po. In terms sa outcomes po, again, quantity does not equate to quality. Yun pong one assessment na ipapagawa natin, whether it's an objective type or output product-based, pwedeng isa lang po yun, but it could hit the learning outcomes. So, you need careful planning. At saka, we will be guided by our course syllabus. Yun po. And last po, ito po yung sinasabi ko kanina, yung forced linear learning activities. Yun po, let's recognize, may mga subject po, halimbawa po ako, kung may subject po ako na world tourism, geography, and culture, hindi naman kailangan malaman muna yung culture bago sa tourist attraction. So, kahit ano na pong unahin niya doon, kasi hindi naman hard prerequisite skills yon, pwede niya nang i-shuffle yon, bahala na siya kung ano yung gusto niyang unahin, kung gusto niya muna mag-quiz, kung gusto niyang unahin yung mga task before doon sa quiz, kahit nga hindi nabasahin yung lessons. In fact nga, doon po sa Microsoft Educator Community, nung nagjo-join ako, dinetso na ako sa quiz eh. Hindi na po ako nagbabasa ng lesson. Kasi kapag, lalo na kapag may prior knowledge ka na, hindi na minsan babasahin. Ngayon, pag bumagsak ka, ibig sabihin, hindi mo pa alam, kulang ka pa sa knowledge, babalikan mo ngayon si lesson. So, yun po. Ang linear kasi,
ay talagang ito lang yung path towards the learning na na-decide natin. So, yun po. So, i-careful, i-plan po natin, baka po kaya namang hindi linear yung ating learning. Mas okay po siya. Para mas ano po sa self-direct. Ayun po, nag-cater. Ayan. That's the last don'ts po. Don't. Sir Roland. Okay, pasok na pasok yung sinabi ni Ma'am Jen last week, di ba? Yung adaptive learning. Yan, so may capability yes. po yung school book natin yan. Kung babalikan niyo yung adaptive learning webinar natin, dun po yung sinasabi ni Ma'am Jen na pwedeng palaktawin niyo na yung student. Kung medyo mabilis naman yung pacing niya, so pwede na siya pumunta sa ibang lessons at matapos ng maaga. Okay, last do. Level up natin yung quality of e-learning. We've been into e-learning or we've been using school book since 2010. So, kumusta naman? Okay? Ang challenge sa atin ngayon, ano, nagde-level up ba? May pagbabago ba dun sa una nating ginawang e-class? Like 5 years ago up to now? Or is it still the same? Okay, so sa next slide, meron po akong self-assessment para ma-check po natin yung sarili natin kung nasaan na tayo. Okay, answer yes or no lang ha. So siguro kung meron kayong ballpen dyan or kahit sa isip nyo lang, sabihin nyo lang yes. Meron ako ipapakitang 8 questions. Okay, so start. Learning objectives. So dun ba sa ating modules na ginawa, have we incorporated learning objectives? Yung pinaka-first section sa ating lesson, is it, do we have that learning objectives? So kung yes, yes. Kung no, okay lang po yun. Okay? Pangalawa? Yes. 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 Mamaya, sir, mamaya. Tingnan muna natin lahat ng questions. So ano, keep nyo lang. Oh, naka-one na si sir. Nag-yes kanina. Students are provided with mechanisms for interaction with teacher. Ayan, discussion forums, yung inbox natin, are we reading, are we answering their questions? Sa newsfeed, are we using the newsfeed for the announcements? Chat room, so meron tayong chat room. Okay, are we opening all communication features para magkaroon ng interaction with that? Ayan, so kung yes yan, oh, may 2 points na si sir. Pangatlo. Paki-mute muna yung mic. Sino yun? Ayan, okay. Thank you. And third, students are provided with expected response times in communications. So yung turnaround, ilang oras? 24 hours? Ideally, 24 to 48 hours. So yung sabihin, 2 days. Yan. So kung may nakita kayong tanong ng estudyante, may na-receive kayong message, kailan nyo sinasagot? Do you answer it in 24 or in 48 hours? Or natapos na lang yung SEM, wala man lang tayong reply sa bata? Okay, so kung nagagawa nyo yung tatlo, may 3 points na kayo. Pang-apat, students receive feedback on their performance within courses. So sa ating mga assessments, meron na po tayong comment section doon. Are we using that? Are we giving them feedback? Okay? Ngayon, kung pagdating sa quiz assessments, we can also give immediate feedback. So, meron po dong feedback sa pag i-configure po natin yung quiz assessment natin, may feedback doon kung, halimbawa, kung multiple choice. So, kung ang napili niya tama, so pwede kayong maglagay ng feedback, good job, very good, or ano, may tama ka, joke lang yan. And then, yung sa tatlo na napili niya na hindi, so pwedeng try again, or review the lesson, ano pa. So, ito yung pwedeng feedback na may bibigay natin sa ating mga students. Okay ba yan? So, 4 points. Panglima, learning designs and activities actively engage students. So, how would we know that we are engaging our students? So we get feedback from them na merong positive, merong negative feedback. So any feedback engages our students. Ibig sabihin, interesado sila dun sa lessons or sa content na nilagay natin.
So, parang kung anong after na nilagay niyo lahat, after na dinesign niyo yung lesson niyo, wala man lang feedback from the students. So maybe we're not reaching out to them. Maybe we're not touching them. Ayan, so 5-6. Assessment is designed to progressively build student competence. So remember the learning objectives. So nakaangkla po yan doon. And then, number 7. So student work is subject to specified timetables and due dates. So ngayon, since ang due date natin ay at the end of the ACQ, so naka-red po lahat yan kasi we're waiving this to give more time to our students to answer the assessments. Pero kung regular class po, ito mahalaga po yun, yung may timetable and then due dates. And lastly, yan, so na-mention na rin po kanina, courses are designed to support diverse learning styles and learner capabilities. Yan, so nabanggit po kanina yung internet connection. So tatlong categories po yun. Una, yung may mabilis. Pangalawa, yung hindi masyadong mabilis, yung sakto lang na nakadata. At pangatlo, yung walang internet connection. So, i-consider po natin lahat yun. So, anong kaya ba ng estudyante? So, sa pag-upload ng mga lessons natin, sa mga lesson materials na ilalagay natin, siguro ang pinakamagandang isipin natin, huwag yung may pinakamabilis na internet, kundi yung may data lang, may katamtaman lang na internet connection. For those who have no internet connections, then we will provide them enough time, ample time, to complete all the requirements pagbalik na natin. Okay. So, tingnan natin yung score natin. Yan. So, ito yung score. So, 1 and 2. Kung ang score natin is between 1 and 2, great things start from small beginnings. Ayan. So, it's okay. You're on the right track. So, ganun yun. Sa umpisa, ano yun? Ang mahalaga sa journey is that step. One small step. Ayan, so very good. Tuloy lang po natin yan. Kung 3 and 4 ang score, you're on the way to becoming a great e-learning teacher. Ayan, so keep it up. 5 and 6, good job. So you're a capable teacher in e-learning. Then 7 and 8, you are a highly, ano nakalagay, natakpan? Highly capable e-learning instructor. Ayan, so kung magtuloy-tuloy man ito, your students are in good hands. Yun. Sir Paul. Ayun. So ano pong mga score ninyo? Sir, hindi ko makikita. Ang score ninyo sa self-assessment? I got 6. Sir, Roland. Wow. Yes. Galing.